channel. So in today's vlog, pinagbigyan ako ng catwalk diva from Bulacan, wow, by Shane Tormes! So before mag-start tayo sa cover natin, yes. Oh my God, excited ako! Love your promises natin! Correct! Magpakilala tayo sa mga Mars natin and give a little fun facts about, yes, you! Hi mga Mars! Ako pala si Marie Sherry Ann Quintana Tormes. Pero kilalang kilala ko sa pangalan na Shane! Or Shaney ng aking mga binibini sisters. Ako ay galing, representing Bulacan, Albay for this year's Binibining Pilipinas. Fun facts about you. Sa akin, sanay ako na umuupo na yung legs ko nakapulupot na parang kakas na kaganyan. Ay, ang tara. Hindi pwedeng naka-still lang ako ganyan. Lagi nakapulupot na ganyan. Okay. Mahilig din ako sa British monarchy, royal monarchy. Mahilig kasi ako sa mga old stuff. Okay. Sobrang hilig ko sa museum, yung iba nagbo-board ako, sobrang hilig ko. So the more na matanda yung picture, the more na na-appreciate mo. So may na-appreciate ko like yung mga lumang damit niyo si Rizal. Halos kidikit ko na yung mukha ko dun sa sobrang amazed na amazed ako. And sobrang frustrated dancer ako. Uy, pero oo, ang galing mo din sumayaw. Nung nakita ko na Hindi. Nung press presentation, di ba na-intro kayo? Yeah. May chika mo ba dun? Kasi katabi ko si, ano, si Jessica. Si Bakula din, bon. Si bunabanat din si Bakula, te! Si Jessica kasi, girl friend. So, may hindi siyang sumayaw. So, ako, simple lang yung dance step namin. Tapos, nung nakita ko siyang, ay, Jessica, sumasas. Nakakaya naman, sabihin nila, ano ba yun, wala man ang ka-energy sa si binibini nila. So, ginawa ko yung natatakot ako, ganyan. Frustrated dancer po ako. Gusto ko maging part ng G-Calls. So, picture yourself. Baka naman. And at the same time, Mars, kasi sinabi mo that you're from Bulacan, Albay. Yes. And so far, apat or lima kayo ngayon? Tatlo kami from Albay. So, Mars, if ever napupunta ako sa Libon, Albay, ay sa Libon, sa Bulacan, Albay, saan mo ako itutur? Itutur kita sa Danau Lake. Danau Lake? Sa Danau Lake. Sobrang ganda. Mm-hmm. Ang ganda ng place. Environmental kasi yung iba, mag-big beach. Doon naman is sobrang sobrang tahimik lang. Mm-hmm. As in, kung may mga tao na mahilig sa tahimik na lugar, gusto magmuni-muni, mga broken-hearted, or sa mga maraming pinagdadaanan sa buhay, financial man yan, emotional, physical, sa Danau Lake po. Ang galing. So Mars, sabihin nalang natin, 2 days from now, coronation na. Excited na ba? Excited ako, kasi syempre minsan na, sabihin na natin on a realistic way, minsan ka lang makarampas sa Araneta Coliseum. So, ibigay mo na. Diba usually, ikaw manunood ka, pero this time you were given an opportunity to be on stage, mag-perform. Na-excite lang ako. Mas na-excite na lang ako kaysa kabahan. Mm-hmm. So Mars, kasi sabihin na lang natin, patapos na. Parang ito na yung graduation ninyo from yes. June 9. What is your favorite activity so far na binibini? Sobrang nag-enjoy ako sa Boracay. Ay, Boracay kami under Miss Universe Philippines. Kasi yun yung parang vacation namin yun eh. Parang from all of the stress, pagod, tapos nakadagro kami ng chance pumunta ng Boracay, mas na-enjoy namin yung place. Sobrang ganda na po ng Boracay ngayon. Ang galing mo. Tapos, gusto ko yung talent competition and press presentation pa din. Kasi yun yung mga chance namin na magkaroon ng parang ma-meet yung mga fans. Ay, di pala! One of the most memorable moment is yung drag show. Yeah! National costume. Kasi sobrang vibe, sobrang gaan, sobrang light lang. And at the same time, ang ganda ng national costume mo. Thank you! Inspired by Wally Wally. One of our national costume. And shout out sa designer mo. Sir Frederick Burchess, thank you so much po from the video. Ang ganda, shoutouts. And Mars, ito na lang, kasi nag-start siya IKEA. Yes. And then, every pageant girls now, whether from Binibini or other pageant, nag-join na sila ngayon sa beauty pageant, not only to win the crown, but to win their advocacy. Yes. To champion their advocacy. Mars, would it be okay if you share yung advocacy mo sa akin at sa mga Mars? Siyempre po, okay. Ang advocacy ko is HIV and AIDS awareness. Mm-hmm. I'm tagging along with Catriona and Miss Pia Wurzbach's advocacy. But this one focuses on moral support and welfare of HIV
people living with HIV. Ang story kasi nito is more on, I have friend na nag-disclose ng condition niya sa akin, which is last year, na people living with HIV siya. So it is a different attack pag may someone close to your heart. Iba na kasi yung pakiramdam ko, nari tanungin ka, anong advocacy mo? So I wanted to protect people living with HIV, but this time kasi it's different when someone close to your heart, talagang nandun sa condition na yun. Kasi ako sa kanya, everyday ko siyang kasama, nakakausap, nag-share siya sa kanya struggles niya. And yun nga, discrimination and stigma talaga ang problema. And siguro masasabi ko lang ngayon na iba na ngayon kasi yung atake when it comes to HIV. Yes. Kasi now, para sa akin na, hindi ka na kasi mahihiya if you're, siyempre may konting hiya pa rin. May hiya pa rin. Pero ngayon, medyo open na yung mga person when it's living with HIV na siyempre parang ngayon kasi, hindi na kasi discrimination or ganito yung pinofocus. It's the treatment na. Yes. There's free treatment. Free treatment na provided ng government. Mm-hmm. And ngayon kasi natutuwa kami kasi mas marami yung nalalaman na cases dahil maraming tao ang nagiging aware, yes, and wanted to test ang status. Mm-hmm. Ngayon kasi, this is normal. Normal sila. Ako nga, I'm sharing spoon, I'm hugging, ipagbisuan pa rin ako sa kanya, they're living their normal life. And siguro ang kailangan nila is not financial or anything. What they needed is moral support. True. Wala na nating bigyan pa ng maraming palamuti. What they really needed is moral support and acceptance. And for, siguro there are people na mahihirapan na mahihirapan tanggapin siguro. At first siguro. But I think when you started to be aware and be knowledgeable about their condition, it's a simple way of showing that you care about them. That you care for them. Because being aware is showing that you care. So sa akin naman, gawin na lang natin is, maybe you can't accept that on the first place kasi iba-iba naman tayo ng katayuan, iba-iba naman tayo ng perception sa life, pero ang akin ang respeto. Correct. Respeto, kasi ako mahal ko yung kaibigan ko eh. So matutunan ko lang sa kanya is encourage him and to give him support to live his life to the fullest and to continue his treatment because he can still live his normal life. Correct. Description box, gagawa kami ng cover. Yes. Huwag nyo kaming i-bash mga Mars. Hindi po kami professional singer. Gagawin lang po namin ito. Ay, trendy siya ngayon. And at the same time, syempre, hindi man kami professional singer, pero hindi naman hobby. Parang gusto namin i-share. Okay, so. Hindi naman ako ng tubig. Correct. So mga Mars, ready na ba kayo? Let's go. So this is our version of Aladdin's A Whole New World. This is our first set. Ayan na! Pwede kayong mag-sing along with us, guys. Nilalagay ko yung medyo video dito sa baba. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, no, when did you last? When your heart's desire, I can open. Take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one can tell us no, or where to go, or say. We're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Unbelievable.
sorrow tumbling, free reeling through an endless diamond sky. A whole new world. Don't you get close to me. A 100,000 things to see. I'm like a shooting star. I've gone so far. I can't go back to where I'm used to. Yes! Una-una sa lahat, gustong-gusto ko po magpasalamat sa lahat ng pagmamahal, support na binibigay po sa akin, not just to my supporters, but as well as yung supporters na ibang queens. Sobrang na-appreciate ko na every time na matatapos yung event namin, kahit may iba silang queens na nakalagay sa shirt, sobrang kilala nila ako yung idea pa lang na tinatawag nyo ako by name. It's really appreciated. Sobrang salamat po. And sa mga kababayan ko po na nasa Bicol region, lalo na po sa lahat ng mga taga Polanggi Albay, malapit na po ang coronation night ng Binibining Pilipinas. Sa Sunday na, June 9, lahat ng pagod, lahat ng pangarap may matutupad. At sa awa ni Lord, kung sino man po ang may pinakapusilang na puso at kaya-kaya ipagmalaki at itawid, at iwagayway ang bandina ng Pilipinas, sana po siya ang manalo. Pero siyempre, I'm still wishing I will be given the opportunity for the last time. Before magbabay pageant, sana nga. But I still believe that every one of us, sa aming 40 na babae, we have 40 different stories to tell. And I just hope that every one of us, instead of criticizing the girls, I hope that we encourage, because this world is so full of critics already. Why not be one of those who celebrate someone's courage to achieve their dreams in life? Ang galing! Thank you. Thank you, mga Marisa, pag-view namin vlog. And God bless you all. See you on Sunday sa Coronation Night. Yes.